Dalawang buwan pa lang si Marcus, hindi na niya makikita ang tatay niyang si Police Senior Inspector Mark Hill Garcia na namatay noong 19 Agosto. Masakit, syempre masakit sa akin tanggapin. Pero pag naiisip mo naman na at least namatay siya na may kabuluhan, di ba? Namatay naman siya para sa bayan. So, masaya na rin ako para sa kanya. Dahil kahit papano, natupad din yung mga pangarap niya. 12 taon ang kasal sina Jody at Mark. Si Mark po, bilang asawa at padre de pamilya, lalo na sa mga bata, napakalambing, napakabait. Tapos kung hanggat kaya niya ibigay sa mga bata, ibibigay niya. 2004, nagtapos sa Philippine National Police Academy o PNPA si Garcia. Ito nung kadete siya. Tapos ito pa. Ito naman yung pictures niya nung bagong graduate siya. Tapos ito nung time na nag-undergo siya ng SAF training. Nitong taon lang siya nailipat sa Intelligence Unit ng Rizal Police Provincial Office. Before siya sa Intelligence, nasa halahala siya, hepe siya doon. So although ganong busy din siya doon, malayo nga, bihira makauwi. Tapos nung sabi niya sa akin, Han, mapapalipat ako. Kukunin ako ni PD, lalagay ako sa Intelligence. Sabi ko parang delikado ata doon. Sabi ko mas delikado. Sa 2 buwan na pagiging leader ni Mark sa Special Operations Unit, umabot na sa 65 ang napatay nila na pinaghihinalaang gumagamit at nagbebenta ng droga. Minsan, umaabot daw sa 5 operasyon sa isang araw ang grupo nila. 19 Agosto nang magsagawa sila ng 3 sunod na by-bus operation sa Rizal. Kasama niya rito si Michael at iba pang miyembro ng Special Operations Unit. Sa 3rd operasyon nila noong araw na iyon, tinamaan ng sumpak sa hita si Garcia. Ang una tuling narinig ko sa kanyang salita na sabi niya patay yata ako nito. Habang tinatakpan niya yung dito sa gid, nakita ko, hindi ko pa naman kasi nakita yung tama kasi may damit naman ano. Basta ang nakita ko lang, bumbulwak yung dugo. Si alias William at isa pang di nakikilalang suspect ang nakabaril sa kanya. Agad na binaril naman ng kasamahan ni Garcia ang mga suspect. Dead on the spot ang 2 suspect. Dinala naman sa Antipolo District Hospital si Garcia. Namatay si Police Senior Inspector Garcia ng araw na iyon. Nakuha sa loob ng pinangyarihan ang 1 sumpak, 1 paltik at 1 baril. Nandoon din ang 30 sachet ng shabu, 2 tuter, 2 aluminum foil strips at 600 piso. 10 pulis na ang namatay sa mga by-bus operation mula July 1 hanggang September 6, ayon sa Philippine National Police. Bangkay na nang maabutan sa ospital ni Jody ang asawa. So pagdating sa hospital, doon ako nagulat. Dahil pagdating ko, ba't ang daming media? Tapos ang dami. Tapos yun doon, humagulhol na ako. Kasi parang alam ko na, dahil nilapitan na nila ako . Sabi na sa akin, huwag kang mabibigla. Siyempre sa word na ganun, alam mo may nangyari na . Pero ayokong tanggapin. Kaya sabi ko, asan ang asawa ko? Asan na? Kaya sigaw ako ng sigaw. Sabi ko, ha? Nasan ka? Nasan ka? Hoping ako na andun siya sa ER. Doon ko siya dadatnan. Ayun, nadatnan ko siya. Andun na siya sa parang waiting area nila sa hospital doon. Doon ko na siya nadatnan na nakatakip na nga. Sana raw ay naabutan man lang ni Jody ang mister bago bawian ang buhay. Siyempre, masakit sa asawa na hindi mo nadatnan yung asawa mo na kahit man lang nung naghihingalo, andun ka na at least man lang sana na naramayan ko man lang siya, na mabulungan ko man lang na Han, lumaban ka naman para sa amin, mga sa mga anak mo. Kasi ang masakit doon, nadatnan ko siya, wala na . Bangkay na.